sa kana ka tao ka na 45, 46. Eh, ayoko naman ako aalagaan ng anak ko. Pagdating ng araw. Sabi ko, doon ko pa inisip yan ha. Puno mo pa ginawa, puno mo na maisip yan. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, kasi talaga kaya. Yan din ang sinabi ko. Hindi ko kaya. Hindi ko naman kaya gumano. Ikaw na kaya mo. Sabi ko, eh, hindi naman pwede, hindi naman kailangan gumano ka. Pwede kang ano, pwede kong invite yung ano mo, yung sperm mo, itatama dun sa egg na gusto mo, ganun. May sorbi pa. Ano mo si Joel Cruz, di ba? Inanak lang niya yung aking pangatlong anak ko. Manaunahan pa ako sa ilang walo. Walo. Sabi ko, ikaw pwede rin. Alam mo, may iba yung perspective mo sa buhay, yung outlook mo sa buhay, pagkakanak ka. Even your jokes, may iba. Yung alam mo na kung paano ka. Alam mo na kung paano maging tatay. So, kinukonvince ko talaga si Paris. Pag-iisipan ko. Sabi, paano si Ayon? Pag-iisipan ko. Paano si Ayon? Paano si Ayon? Pwede naman ganun. Eh. Galing kay Ayon. Ay, hindi ko alam. Pero kasi sabi ko sa kanya, te, tandaan mo, pag ikaw, sikat na bating, tapos namatay ka, makakalimutan ka na ng mga tao. Pero pag meron ka iniwan na buhay na monumento, meron kang buhay na alam, maaalala ka nila. Bye, guys! Through that person. Bye-bye. Thank you very much. Text kita, Yena. Pag meron kang iniwan na buhay na alaala, lagi kang maalala ng mga tao. Mani-meet nila yan. Sila, yung anak mo mapapakilala na. Tatay ko si Maestra. So pag-iisipan? Napapaisip niya. Pag-iisipan ko talaga. Actually, kahit yung mga friends, kasi ang sabi nila, mag-anak ko. Kasi nga nagawa ni Joel ko, gusto ba? Sabi ko, ganun lang naman. Magjajakon ka lang naman. Ay! Ano ba yung ina-advise? Sariling anak. Kasi sa Thailand, sabi ko sa kanya, sa Thailand po, nandun lahat yung mga picture ng mga may-ari na naka-preserve yung egg. Nandun po na rin, isa lawyer, yung isa sumakunglaude, yung isa doktor, yung isa ganito. Yun, para yung genes mahawa doon sa Eh, ikaw, napakatalino. Di ba makikita mo yung sarili mo sa sarili mong anak? Kahit hindi ka nakapag-chill. So, pinag-iisipan mo. Nag-uusap ba kayo ni Vice ng sa Lovelight? May in-advice ka sa mayroong pabor ka ba kay Ayon? Ayon? Mabait yung baka. Sobrang bait at sobrang siyang mahal. Sobra siyang mahal. Tsaka si Ayon, pag alam niyo masaya si Vice, yes, masaya siya. Tsaka nakakatuwa si Ayon kasi nagbantay talaga kay Vice sa hospital. Humingi ba siya ng advice sa'yo na ilalabas siya sa TV yung relasyon nila? Hindi naman. Bigla lang yun. Si Vice, alam mo niya. Tsaka na-timingan naman niya. Bigla. Sinong kumwestiyon? Eh, nandiri ba? Wala naman. Eh, ganun talaga sa panahon ngayon, ano? Kahit ka ma-inlove ka sa aso. Di ba? Eh, happiness na yun eh. Di ba? Eh, ito pa kaya sa tao. Tsaka alam, tsaka si Vice, ang gusto ni Vice kasi, yung lalaki, yung sa tinitingnan ng Vice, ayaw, na-off siya. Gusto niya, si Jose Marie, si Rush. Yun ang tingin sa kanya. Kaya nga naloloko siya pag may mga lalaki. Pakilang advice lang na ka. Mas gusto niya yung ganun. Ayaw niya ng, hi, guys. Yung mahaliluya sa kanya. Gusto niya tiyatrato siya. Normal. Si Tutoy. Sabi nga niya na nila niya. Hindi siya si Vice. Si Tutoy siya sa akin.
bakit ganun? Pagka sinasabing na pinahal ng bading yung lalaki, ginagamit ng lalaki para magkapera. Parang ganun yung ano, di ba? Ano masasabi mo na? Parang si ayon, parang binabash kasi parang tungabol lang daw, ganyan ganyan. Hindi. Hindi lahat. Gusto ko kumakarakit ngayon si ayon, ang taas ng rate niya. Oh, mataas ang rate sa provincial show ni ayon. Kaya matuwa si Vice, ang taas ng rate ni ayon. Kung kailangan ba sa sarili niya. Gamitin. Pero mga, generally speaking, ang mga bakla pag nagbigay, kasi gusto nila yun, happiness nila yun. Wala makakatigil sa okay. Oji, wala kang lalaki na no one that got away. Ano na? Lalaki na no one that got away. Na-tot na. Na-tot ka na. No one that got away. Kasi nga, mas, syempre, pamilyado ka na. Pero may one true love ka bang gano'n? Ah, oo, meron. Kaya lang, ayoko ng ano. Kaya lang, high school pa to. Kaya lang, pag nakikita ko siya, parang mas guwapo pa ako ngayon. alam ni Georgette. Bading girls ka din. Alam ni Georgette. High school pa yun. Gusto ba paala? Kasi naging mag-jowa kayo. Kasi naging mag-jowa kayo. Kasi mag-jowa kayo. Hindi ako nagka-jowa. Ever. Tikim-tikim lang. Ganun lang. Ganun ka nagka-jowa. Kasi yung mga gusto mong lalaki, napapasayo sa ayaw nila. Gusto lang nila French. So, ang wife mo lang talaga naging jowa? Yung wife mo? Yung mga ganyan, yung isang tulad ng classical, kung gusto ko siya makita, na-excite ako kung nandiyan. Gusto ko pala itsura niya. Di ba pag mga high school, ngayon, dati, papa ko ate, sa itsura ko, sa iting ko lang makain, gano'n. Tapos siya, mag-reunion kayo, di ba? Doon mo malalaman kung sino yung hindi napabayaan. Pero may mga na-check ka naman talaga. May mga nahada ka naman talaga. Dito talaga. Hulong ko sa'yo. Ganda lang yan. Ganda lang. Oh my, give love. Ganda lang. Pag napanood na ka naman. Daddy, si Gap, dalawa. Sa klase kasi na ako, si Gap, si Salinsa. Ano yun? Ito, okay lang po ba? Hindi daw ako sa iyo. Nabagsak ko yung tao. Teleseries. Ano yung action nung bata? Sabi ko, alam mo, Gap, noon ko pa naman napapansin. Ngayon ko lang narinig sa iyo. Pero, gusto ko talaga ang bigaw yan. Walang problem. Kasi 18 naman na siya. Kaya lang, dapat good influence sa iyo. Kailangan mabago mo yung anak ko. Kung yung pananaw niya sa buhay, biglang magsasabi sa kanya, anak ko, Daddy, ano kaya ako mag-business sa buhay? Magaling sa'yo yun. Diba? May influential social. Kailangan ganun ha. Pag hindi ganyan, alam mo na, pwede ka na magpaan. Kaya ka muna yung enjoy yung no, di ba dapat good influence ka sa... Ano sabi ni Gab? Ni Erin? Sabi niya, tatry ko po. Tapos eto na. May sinuway yung gap. Sinuway na gap? Sabi na, Jesus. Ay, oh, gap, alam mo na, may usapan tayo. Huwag ka muna magpapakita sa akin.
na. Hindi, kasi usapan ni nag-o-okay. Sabi ko sa'yo, good influence na dapat sa'yo. Ilang percent yung life mo dito sa mundo? Kaya hindi ba sabi mo may part? Okay lang na. Hindi, yun lang sa pagkakaroonan. Ang pagkakaroonan? Yung makaka. Ako may tatanong din po, kasi lagi namang tinatanong pag kami mga issue. Team Marjorie po ba kayo o team? Team Gretchen kayo, dun sa nangyayaring issues. Alam mo, siyempre, lalabas naman ang pagka-reporter ko ngayon. Team Marjorie or ano, Gretchen ako. Ang madalas kong kausap, kasi nakasama ko rin sa trabaho. Nakasama ko rin sa trabaho, si Gretchen pa rin. So, Team Gretchen na? Hindi ko sinasabing Team Gretchen, pero mas nakalala ko si Gretchen. So, in terms of mas pinaniniwalaan, kahit paano? Mas pinaniniwalaan, si Gretchen. Kasi nakausap ko rin naman, nakasama ko pa rin sa trabaho si Marjorie. Pero between that, si... Hindi ako kuwakanti kay Gretchen, pero yung... Sinasabi. So, sinasabi, kung naniniwala ako sa lahat ng mga sinasabi niya, si Gretchen. Na hindi niya jowa si Atong. Hindi niya jowa. Oy, yun naman pagka-reporter ko. Sinagot niya ni Atong, sinagot niya ni Gretchen. E di at least nakuhan natin yung panic nila. Yung pagsisinungaling, nasa kanila na yun kung nagsisinungaling sila. Diba? At least sumagot. Diba? Mas nakakabwisit bilang reporter. Patay pa nila magsalita. Diba? O, nagsalita sila. Ngayon, depende sa atin kung paniniwalaan natin o hindi. Kasi nakilala ko rin si Atong. Kasi si Elaine, anak ni Ato, yung nandun sa movie, alaga ko. Mabait si Ato. Sa akin, ha. Mabait yun. Tsaka, hindi ako naniniwala kung kayo mo. Kasi tinatakot ni... Tinatakot ni... Hoy, ha? Huwag mo kami sasaktan. So, sabi ni Marjorie. Ha? Pero hindi mo ganun si Sir Ato. At tagal ko nang kilala si Sir Ato. Nag-invest ko sa Sir Atom? Dito, hindi. Nag-sponsor. Sponsor si Sir Atom. Actually, yung premiere night kay Sir Atom. At saan pupunta siya? Pupunta siya. Baka. Hindi yung anak ko yan. Ano yung anak ko eh. Yung salita na. Kailan ba premiere night mo? 10. Saan ka gawin? Sa sine. Sa sine ba? Mega Mons. Thank you, Oggs. Thank you. Mega Mons. If you want to go, ha? Ano nyo lang si Mike? Si Moises. Para sa Mike. Ay, pa, Mike. We are entering another train.